malakas na pananampalataya, na nakayanan ng maraming physical na pang-aabuso, labis-labis na paghampas, at madalas na pagkabigit sa kamatayan. Pero higit sa lahat, kilala natin si Apostol Pablo bilang isa na may lakas ng loob, na ipangaral ng mabuting balita ng kaharian sa anumang uri ng tao at iba't ibang lahi. Pero alam niyo po ba mga kapatid na si kahit si Apostol Pablo ay pinanghinaan din ng loob at kinailangan ng tulong na nagpapalakas. Opo, nangyari yan noong nakabilang po siya sa Roma noong 60 CE dahil sa maling paratang na sedisyon. At alam naman natin na kapag na mapanganib ang maging kaibigan ng isang bilanggo dahil pwede kang paghinalaan ng isang opisyal ng bilangguan at mamanmanan nila lahat ng kilos mo para matiyak na wala kang gagawin mo sa kanya. Pero kahit ganun ang kalagayan, hindi natapon yung limang kaibigan ni Pablo na sina Tikiko, Onesimo, Aristarco, Marcos at Justo na dalawin siya para bigyan ng kinakailangang kaliwan at pagpatibay loob. Mababasa natin yung ulat na yun dito sa Colosas 4 at talatay 11 sa ikalawang bahagi lang po. Sabi dito, sila lang ang mga kamanggagawa ko para sa kaharian ng Diyos at talagang napalalakas nila ako. Opo, tunay na naging malaking tulong ang limang kaibigan ni Pablo, ano ba't napalakas nila siya para may pagpatuloy yung kanyang gawain kahit nalilimitahan si Pablo dahil sa kanyang pagkakabilang ro. Ngayon meron po tayong dalawang tanong na sasagutin. Una, bakit pa kailangan palakasin si Pablo? At yung pangalawa, paano siya napalakas ng mga kaibigan niya? Bueno, ang simple at tumirang sagot doon sa unang tanong ay dahil si Pablo ay kagaya lang din natin na tao. At tayong lahat ay nangangailangan tumanggap paminsan-minsan ng kaaliwan at mapatibay ang ating pananampalataya sa tulong ng iba. Mangyari po kasi, noong dinala si Pablo doon sa Roma, hindi siya malungkot na tinanggap ng mga kalahi niyang mga ordyo. At higit pa roon, hindi rin nila tinanggap yung mensahe ng karyan. At dahil doon, at dahil sa matinding kawalan ng pagpapahalaga nila sa di sana nararapat na kabaitan ng Diyos na Yehova, iyon naging dahilan ng panghihina ni Pablo. At yung panghihina, yung pagkaramdaman ng panghihina ay hindi naman bago sa atin. Nangyari din ito kahit sa pinakadakilang tao na nabuhay kailanman, si Jesus. Tingnan natin kung paano naman pinalakas si Jesucristo. Makisuyo po sa Lucas, Kabanata 22, ang talata ay 43. Sabi dito, pagkatapos, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Opo, maging ang saktal na taong si Jesus ay kinailangan ding palakasin ng isang anghel noong huling gamit niya dito sa lupa. At tulad ng anghel, napalakas din si Pablo dahil sa nakasumbong siya ng matapat na mga kaibigan niya sa Roma na umaliw sa kanyang puso dahil sa ipinakita nilang lakas ng loob at pagmamahal. Kaya naman, ang tunay sa kanila ni Pablo ay kanyang tunay na espiritual na mga kapatid. Ngayon, sagutin natin yung pangalawang tanong. Paano napalakas si Pablo ng mga kaibigan niya? Hindi tulad ng mga kalahi ng mga Hudyo o kalahing Hudyo ni Pablo na umiwas ng malaman nila na si Pablo ay isang bilanggo, yung limang kaibigan ni Pablo na nabanggit natin ay nagkusa at may ibiging pinaglingkuran ng personal si Pablo. Ano ba't ginampanan ng mga physical na gawain na hindi niya mismo magagawa dahil sa kanyang pagkakabilanggo? Halimbawa, sila yung naging paan ni Pablo na naghahatid ng mga liham niya para sa iba't ibang kongregasyon. Sila din yung naging bibig niya para sabihin sa mga Kristiyano yung mga tagubili niya at mga pagbati. Naghintay na din sila ano pa sinasabi nila kay Pablo ang mga naririnig nila mga nakakapagpasiglang mga ulat tungkol sa mga kalagayan ng mga kapatid sa Roma at sa ibang pagdaho. At hindi lang yun. Naging tulong na nagpapalakas din ang limang kapatid na ito dahil malamang na nagdala po sila ng kinakailangang mga material na bagay. Halimbawa, mga damit na pangtaglamig, mga banumbon, at mga kagamitan sa pagkulang.
Opo, tiyak na napalakas at napasigla ang nakabilang kong si Pablo sa lahat ng kanilang mga dulo. Dahil dito ay nabanggit niya yung ulat sa Roma, Kabanata 1, ang talata 11 at 12. Sabi dito, dahil nananabik akong makita kayo para makabahagi sa inyo o makapagbahagi sa inyo ng pagpapala mula sa Diyos na magpapatatag sa inyo o sa ibang salita para makapagpatibayan tayo ng pananampalataya.